Thank you nga pala kay Juggernaut sa pag-deliver ng overhead sample. So, doon naman tayo sa negative side ng paggamit ng overhead sump. So, ngayon, expected na pinaliit niyo yung sump niyo eh. So, less efficient as compared to yung sump. Since pinaliit niyo, wag niyo i-expect na yung kaya niyang i-filter would be comparable or equal dun sa actual na sump. So, less water circulation, and then, since maliit nga siya, less bioload ang kaya niyang i-handle. So, obvious naman yon. Pero kung katulad ko, isa lang naman yung isda ko, sa, para sa akin, pabor na siya. Kasi nga, gusto ko yung minimalist approach. So, ang next na i-discuss natin would be yung trickle filter. So, shout out kay Rainil Tuerto. Yan, makikita nyo sa screen yung kanyang naka-set up na trickle filter. So, ano ba yung positive side ng paggamit ng trickle filter? Unang-una na rito siguro is yung dami ng layers saka chambers na available. So, ang dami yung pagpipilian. Merong 3x3, merong 4x3, so 12 chambers, or yung iba na nga 12 drawers na nga eh, drawer type na, so hindi na kayo mahihirapang maglinis. So yun, no, marami kayong pagpipilian depende sa size ng tank nyo or sa length ng tank nyo. So another positive side would be easy to set up. So gaya ng overhead sump, kung ano man yung napili nyo yung trickle filter, papatong nyo lang yan sa ibabaw ng tank nyo and then kukonect nyo lang dun sa pump. So, ganun lang siya kadali i-set up. So, another positive side would be yung efficiency niya in removing debris or yung waste particle. So, para sa akin, top-notch ang mechanical filtration ng trickle. So, bakit? Isipin nyo, meron kayo isang basong tubig na madumi. When it comes to sump or overhead sump, itong isang basong tubig na to, binubuhos niya directly dun sa unang chamber kung saan siya mafi-filter. So, same concept yan, sump or mapa-sump or mapa-overhead sump, sa unang chamber lang yan babagsak. Unlike trickle, yung isang baso yung tubig na yon, hahatiin nyo agad yon, depende kung ilang row yung trickle na nabili nyo. So, kung 3x3, hahatiin nyo na agad yon sa tatlong drawer. Kung 4x3, hahatiin nyo na agad yon sa apat na drawer. So, dun pa lang, no, sa pagbagsak pa lang ng tubig, na-divide nyo na agad siya. So, mas efficient. Per surface area, mas mafi-filter yung water as compared sa sump and sa overhead sump. So, para sa akin, kaya usually yung nakikita kong mga naka-trickle filter, sila yung sobrang linis eh, or sobrang linaw ng tubig na halos parang hindi mo na nga nakikita yung tubig sa sobrang linaw. So, yan yung isang benefit ng naka-trickle. So, ano naman yung negative side ng paggamit ng trickle? So, pag naka-trickle trickle filter kayo, expected na mas higher power output, no, yung pump na required. Siyempre, let's say, bumili kayo ng 4x3 and then gagamit kayo ng pump na mahina lang yung output. Paano yung abutin yung pinakahuling chamber nun? Let's say, bumili kayo ng 2200 na pump. Baka dun sa 4x3 na binili nyong trickle, hanggang dun sa first part lang kayo umabot, no? So, useless kung bumili pa kayo ng maraming drawer na filter kung mahina lang din yung pump na gagamitin niyo.
So, isang negative side yon. Pangalawa, yung napaka-obvious and nakakatakot. Kung sa overhead sump, sabi ko gusto ko siya dahil minimalist. Ito naman, medyo intimidating. Lalo na yung 4x3, no? Hindi ko nga alam kung may 5x3 ba yung 15 chambers, kung meron nun. Basta alam, sure ako merong 4x3. So, 4x3 is 12 chambers yan. Just imagine, let's say, yung unang layer, yung top layer niyan, lagyan nyo ng filter wool, medyo magaang. Sa second and third, lalagyan nyo na ng biological media na, let's say, tanging 1 kilo bawat chamber. E di, ang bigat-bigat na nun. So, yun yung negative side, no? Medyo may kabigatan. So, make sure na yung papatungan nyo, kung aquarium man yung papatungan nyo, make sure yung brace ng aquarium nyo is makapal. And marami. Better, paggawa kayo ng bracket or patungan ng inyong trickle filter. So, much better kung hindi nakapatong sa aquarium. So, another negative side would be yung bacteria maintenance. So, unlike dun sa overhead sump and sa sump, pag nagkaroon ng power outage, yung sump and overhead sump, kahit yung ano external canister eh, nami-maintain niya yung tubig dun sa chamber niya. So, anong ibig sabihin ito? Para dun sa tatlo, yung external canister, sump, overhead sump, kahit papano na poprolong nyo yung buhay ng bacteria nyo sa media nyo. So, isang technique na ginagawa dyan para maprolong yung buhay ng bacteria sa media nila is maglalagay ka lang ng air stone na nakakabit sa air pump. Buhay na yan hanggang sa bumalik na yung kuryente. Unlike sa trickle, since hindi nga to nare-retain, no? Hindi na stuck yung tubig dun sa chamber. Kasi nga trickle, eh, parang ulan lang to eh. So, in less than 10 to 15 minutes yata, alam ko na mamatay na yung bacteria sa trickle filter. So, usually, ang remedyo dyan would be yung media mismo, binababad na ron sa aquarium, or kukuha ka ng tubig sa aquarium, lalagay mo sa isang container, kukunin mo yung media sa trickle filter mo, and then dun mo lalagyan ng air stone. So, okay yun. Kung planned yung outage, no? So, kung announce yung outage, makakapag-prepare ka. E, paano kung hindi announce? Siyempre, minsan nakakatamad din eh. Or minsan, iniisip mo, baka babalik na yan. Babalik na yung kuryente. So, kakaisip mo ng ganun, babalik ba? Hindi ba babalik? Babalik, naka 15 minutes ka na pala. So, namatay na pala yung bacteria sa trickle filter mo. So, siguro kung magkakaganon man, since meron pa rin namang matitirang konting bacteria sa tubig, siguro kung magkakaganon man, o tumagal na ng 15 minutes, hindi mo pa naililipat sa tubig yung media mo sa trickle, best way siguro is, wag mo munang pakainin yung isda mo ng 1 week. Let's say, nagkaroon na ng kuryente, hayaan mo munang para ka nagsa-cycle ulit ng tubig. So, ganun. So, yun yung isang negative side ng nakatrickle. So, bago tayo mag-end, guys, tips ko lang, no, sa mga beginner about dun sa water circulation. So, popular na external filter yung naka-top box, eh. Yung top box filter, yung pag bumili ka ng pump, may kasama ng parang trickle filter na rin yun na isang chamber. So, makikita nyo dyan sa screen, usually, maigsi lang yung hose na nakasama niyan.
Ganun din naman yung sa naka trickle or sa overhead sump. So let's say mas maigsi yung nabili yung overhead sump or trickle as compared dun sa length ng aquarium nyo. So ganyan ang mangyayari yung nasa screen. So anong gagawin nyo para mapaganda nyo yung water circulation? E di urong nyo lang yung filter nyo. So habaan nyo na lang yung, either yung hose or yung piping na gamit nyo. So hindi nyo na kailangan gumastos ng malaki, no? Actually ako, ginawa ko yung hose na kasama sa top box, may nabibili namang ano nun eh, yung paisa-isa, hindi nyo kailangan bumili ng box mismo or yung pump, nakabili ng hose. So may kasama na rin na pang connect yun. So tatlong ganun yung nagamit ko dati para mapakonect ko yung pump ko dun sa top box para dulo-dulo, kasi nga 7 feet yung aquarium ko eh. So by doing that, nagkaroon kayo ng proper circulation sa tank nyo. So hindi nyo kailangan bumili ng wave maker para lang mapaganda yung circulation ng tubig nyo. So simpleng adjustment lang, malaki yung maitutulong. So yan yung advice ko sa mga beginner. So that's all for now, guys. Thank you sa mga nagpa-shoutout. Thank you sa mga nagpahiram ng tip. Hopefully, marami kayo natutunan sa video na to. Until next time, guys, please make sure to subscribe, paki-like, and share na rin. Bye!